Diyos ng lahat o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo nagkatipon-tipon bilang mga anak ng Diyos, puno ng pag-asa, pananalig at panampalataya. Upang maging marapat tayo sa pagdiriwang ng banal na misa, aminin muna natin ang ating mga kasalanan, humingi tayo sa Diyos ng awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. O Diyos, amang mga pangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa namin ikaw ang nagbibigay, kami ay tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na yon, sumaisip ni Jeroboam na kung magpapatuloy ang dating kaugalian ng kanyang mga nasasakupan, malamang na manumbalik ang mga iyon sa angkan ni David. Ito ang sabi niya sa sarili. Kapag ang mga taong ito'y hindi tumigil ng pagpunta sa templo ng Panginoon sa Jerusalem upang mag-alay ng mga handog, mahuhulog uli ang kanilang loob sa dati nilang Panginoon, si Roboam, na hari ng Huda, at ako'y kanilang papatayin. Kaya nga matapos mapagkuro-kuro ang bagay na ito, gumawa siya ng 2 toreteng ginto at sinabi sa bayan, "Huwag na kayong mag-abalang umahon sa Jerusalem. Narito, bayang Israel, ang inyong Diyos na humango sa inyo sa Ehipto." Inilagay niya ang isa sa Bethel at ang isa na may sa Dan. At ang bagay na ito'y naging sanhi ng pagkakasala ng Israel.
may mga pumunta sa Bethel upang sambahin iyong una. Mayroon namang nagtungo sa Dan upang sambahin ang ikalawa. Nagtayo pa siya ng mga sambahan sa burol at naglagay ng mga saserdoteng hindi mula sa lipi ni Levi, kundi mga karaniwang tao lamang. Ginawa niyang pista ang 15 araw ng 8 buwan ng taon, katulad ng kapistahang ipinagdiriwang sa Huda. Naghandog siya sa dambana sa Bethel sa mga tureteng ginto na kanyang ginawa roon at pinapaglingkod niya roon ang mga saserdoteng inilagay niya sa mga sambahan sa burol. Sa kabila ng ganitong mga pangyayari, hindi tumigil si Jeroboam sa kanyang masamang gawain. Patuloy pa rin siya sa paglalagay ng mga saserdoteng hindi mula sa lipi ni Levi. Sino mang may gusto ay ginagawa niyang saserdote ng mga sambahan sa burol. Dahil sa mga ginawang ito ni Jeroboam, kinamuhian ng Diyos ang kanyang sambahayan. Ito ang naging sani ng hindi niya pananatili sa pagkahari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Nagkasala kami tulad ng ginawa ng aming magulang. Ang aming ginawa'y tunay na ditumpak pawang kasamaan. Ang mga magulang namin nang nasa Ehipto ay hindi alumana. Ang kahanga-hangang mga ginawa mong kanilang nakita. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Sa may bundok ng Horeb, doon ay naghugis niyong gintong baka. Matapos mahugis, ang ginawa nila'y kanilang sinamba. Ang dakilang Diyos ay ipinagpalit sa Diyos na nilikha. Sa Diyos na bakana, ang kinakain ay damong sariwa. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Kanilang nilimot ang Panginoon Diyos ang tagapagligtas, na yaong ginawa dooy sa Ehipto'y kagilagilalas. Sa lupaing iyon, ang ginawa niya'y tunay na himala. Sa dagat na tamboy, yaong nasaksihan ay kahanga-hanga. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang banal na Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na iyon, muling nagkatipon ang mga tao. Naubos na ang kanilang pagkain. Kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Ako ay nahabag sa mga taong ito. 3 araw na ngayon, kasama ko sila. Wala na silang makain. Kung pauwiin ko ng gutom, may hilo sila sa daan.
nanggaling pa naman sa malayo ang karamihan sa kanila. Saan po tayo kukuha ng tinapay dito sa ilang upang magkasya sa ganito karaming tao? Sabi ng mga alagad, ilan ang tinapay ninyo diyan? Tanong ni Jesus. Pito po, sagot nila. Ang mga tao ay pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang pitong tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpirapiraso niya ang mga iyon. Binigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Meron ding ilang maliliit na isda. Si Jesus ay muling nagpasalamat sa Diyos. Iniutos niya, ibigay din iyon sa mga tao. Ang lahat ay kumain at nabusog. At nang tipunin ang pirapirasong tinapay na lumabis, sila'y nakapuno ng 7 bakol. May 4,000 ang kumain. Pagkatapos nito, pinayaon ni Jesus ang mga tao. Sumakay siya sa bangka, kasama ng kanyang mga alagad, at nagtungo sa lupain ng dalmanuta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Kayong narito ngayon sa loob ng simbahan at ang lahat na nandyan ngayon sa kanilang mga nakatutok, sa kanilang cellphone, YouTube or whatever, upang makiisa sa pagdiriwang ng banal na misang ito. Napakalaking biyaya po na ngayon muli ko kayong nakasama. Siguro po, marami sa inyo ang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa akin. So ako po ay admitted sa ospital, pero awa ng Diyos at sa tulong ng inyong mga panalangin, ako naman ay narito na, bumalik na. So maraming salamat po sa ating mahal na po ang Jesus Nazareno. Kaya pasensyahan niyo po kung pasensya po kayo kung medyo parang dinumero ang aking galaw, pati pananalita, no? Medyo nag-adjust pa ako sa environment. Pero anyway, pag nilayan po natin ngayon ang narinig nating mabuting balita mula sa ating Panginoon. Sa Ebanghelyo, narinig natin, iba ang habag na Jesus sa habag ng tao. Alam niyo po, ang habag ng tao, malimit, mababaw at panlabas lamang. Mababaw dahil hanggang salita lamang. Panlabas dahil hanggang sa nakikita lamang. Pero nakita natin ang habag na Jesus ay malalim. Tumatagos sa puso. Nababatid na Jesus ang tunay na pangailangan ng tao. Pero hindi lang pangailangan ng katawan, kundi lalong-lalo na pangailangan ng kaluluwa. Ang habag na Jesus ay hindi lamang panlabas, kundi pati panloob. Kaya nga po na makita ni Jesus ang mga taong sumusunod sa kaniya, sinabi niya, ako ay nahabag sa mga taong ito. 3 araw na nakasama ko sila. Wala na silang makain. Kung pauwiin ko ng gutom, baka may hilo sila sa daan. Marami pa naman ang nanggagaling sa malayong lugar. Kaya nga po ang tingin ni Jesus sa mga tao ay hindi lamang tingin ng pagkahabag,
dahil walang makain ang kanilang katawan, kundi higit pa. Alam ni Jesus, ang mga tao ay gutom na gutom sa salita ng Diyos. Ganito po ang habag ni Jesus. Tagos ang buong pagkatao ng tao. Ang habag ng tao, ano naman kaya? Mapagpaimbabaw lamang. Oo. Sinasabi nga niya, siya nahabag sa kanyang kapwa. Pero, kalimitan hanggang salita lamang. Wala sa gawa. Wala sa aksyon. Wala sa katotohanan. Tingnan na lang po natin ang batas ng ating bansa. Halimbawa po, yung Agrarian Reform Law o yung batas tungkol sa reforma ng lupa. Ano ang nangyari? Wala namang implementasyon. Ganoon pa rin po. Ang mayaman, lalong yung mayaman, mga dukha, lalong naging dukha. Nahabag kuno sa mga naghihirap. Kunwari lang, dahil ang katotohanan, kinakasangkapan lamang nila ang mga may hirap. Dahil tulad ngayon, kailangan para sa halalan. Makita natin, mga politiko, kaliwat kanan, nangampanya. Sasabihin, ako'y galing sa mahirap, kaya kandidato ng mga mahihirap. Nako, mga kapatid, sana po wala nang lukuhan. Kailangan ang tunay, sinsero na serbisyo para sa bayan. Ano ang habang ng tao sa kanyang kapwa? Mapagbalat kayo. Kunwari po, naawa, naawa. Iyon pala, pakitang tao lamang. Kumbaga, plastic attitude. Pero mga kapatid, malaki ang pag-asa. Malaki ang ating paniniwala. Malaki ang ating panimpalataya. Alam po natin, ang habag ni Jesus ay nagmumula sa kanyang pag-ibig. At ito'y pag-ibig na tunay. Walang maskara. Walang pag-aalinlangan. Dahil tunay, kaya ang kanyang habag ay tunay din. Ganito po si Mother Teresa ng Calcutta. Noong siya ay nabuhay pa dito sa mundo, siya ay tinawag na living saint. Living saint dahil ang kanyang ginagawa ay para sa kanyang kapwa at para sa ikasisiya ng Diyos. Mga kapatid, nawa po, dahil sa ating pagkilala kay Jesus, dahil sa ating panampalataya, nawa, lagi niya tayong kahabagan. Lagi niya tayong pagpalain. Lagi niya tayong tutulungan. At nawa, ang ating panampalataya sa Kanya ay laging sincero.
Amen. God bless us always. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa kanyang sa pagpakain ng libo-libo katao, ipinakita ng ating Panginoon na siya ay nagbibigay sa lahat ng ating pangailangan. Ang ating tutugon, Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang ating mga pastol, lalo na ang Santo Papa at mga obispo, naway patuloy tayong bigyan ng mga tamang katuruan sa pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang mga may tungkulin upang labanan ang taggutom, naway maging matagumpay sa kanilang pagsusumikap na mapakain ang mga nagugutom. Manalangin tayo. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang mga nagugutom kay Kristo, naway matagpuan ang iisang Panginoon, iisang pananampalataya, at iisang binyag. Manalangin tayo. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang mga may sakit at mga may kapansanan, naway makatagpo ng kalinga, suporta, at kasiyahan mula sa kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Sa katahimikan ng ating mga puso, itaas natin ngayon sa mahal na Poong Jesus na Nazareno ang ating mga pansariling mga kahilingan o intensyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Makapangyarihang Ama, binigyan mo kami ng tinapay na nagmumula sa langit upang maging pagkain namin sa aming paglalakbay sa mundong ito na puno ng kapigatian. Hiniling namin sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Sitayo po ang lahat. Mga kapatid, manalangin tayo upang ang pagdiriwang natin ito ay kalulugda ng Diyos, Amang mga pangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkain at inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga may hina.
pagkaloob mo ito'y aming mapagsaluhan bilang pagkikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Amang makapangyarihan, tunay marapat, ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap ay kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa San Sinokob. Sangad mong siya iwastong lubos, siya pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na siya makabalik sa iyo sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Amang banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Isasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo, Panginoon, ang mga kapatid naming nahimlay. Na may pag-asa sila muling mabubuhay at ang lahat na mapumanaw na patuloyin mo sa iyong kariyang walang hanggan. Kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos at ng kabiyak ng puso ng San Jose. Kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, aming mahal na patron, at ng lahat na mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo.
sa pamagitan ng iyong anak at aming Panginoong sa Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuray sa iyo. Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo na Jesus, Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Panginoon, hiniling namin iadya kami sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo, Panginoon, ang aming panampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ang poong Yesus Nazareno na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang lahat na inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto. Huwag na po kayong aalis sa lilipat. Ang mga lay minister po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Alak ay inyong inumin, binigyan.
bilang alaala ko. Biyaya na nagmula sa pag-ibig mo, aking tatanggapin ang pagpapala mo. Pag-ibig at kagalingan sa buhay kong ito, tinapay kang tinatanggap ko. At sa krus pinamalas mo pag-ibig na wagas, tinubos at inibig kaligtasan ng lahat. Biyaya na nagmula sa pag-ibig mo, aking tatanggapin ang pagpapala mo. Pag-ibig at kagalingan sa buhay kong ito, tinapay kang tinatanggap ko. Tinapay ka ng buhay, tinatanggap ko. Paalala, pagkatapos po ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagbibisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ng grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat at panatilihin lamang po natin ang physical distancing sa bawat isa. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin, manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkain at inuwing pagkakaisa ang ibinigay, kami ay niloob mong makapakinabang. Kaysa ni Kristo, kami naway makapamuhay upang mamunga na may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa sa sanlibutan. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo pong aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamamahalang krus. Ngayong ika'y nilalawalhati na dyan sa langit, nanalig kami na iyong pamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos, yaring aming mga inaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at ng iyo pong mga panalangin. Amen. Pagbabasbas ng mga deboto na mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong mga anak na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan mo po, Panginoon, sa pamagitan ng iyong bendisyon at pagbabasbas, Panginoon, naway malaala ng lahat na mabinyagan ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo at ang inyong mga pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang pagdiriwang ng banal na misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Magsiupo na muna po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat.